Magandang araw sa lahat, ito po si Teacher Bong para sa ating AI Turo. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa Science 6, Quarter 4, 3. Ang ating competency ay galing sa K-12, Describe the Different Seasons in the Philippines. Ang ating code ay S6ES-IVC3-3. Bago natin talakayin ang aralin, ay magkaroon muna tayo ng ilang talasalitaan o bagong vocabulary words. Ang ating mga salita ay atmosphere, weather, climate, at season. Atmosphere are the layers of gas surrounding our planet. Ang lahat ng bagay na naturally connected o nakadikit sa lupa ay bahagi ng lithosphere. Magmumula ang atmosphere sa space sa itaas ng lithosphere palabas sa outer space. Halimbawa sa larawan, mula itaas ng damo o itaas ng puno, ay bahagi na ng atmosphere. Sa mga man-made o gawang tao, sa itaas ng building kung saan hihiwalay ka paitaas sa tip ng tower, bubong o kongkreto ay tatawagin ding atmosphere. Sumunod, weather. Weather is the short-term condition of the atmosphere. It changes from days, hours, and minutes o time to time. Climate is the long-term average condition of the atmosphere and it is year-round. And last, season. Season naman is the period in a year marked by specific weather conditions, usually mga 3 months. Narito ang graphical explanation ng climate, season, at weather. Lahat ng mga ito ay tumutukoy sa lagay o condition ng atmosphere ng isang lugar. Kung ito ay general atmosphere sa loob ng isang buong taon o yearly, climate ang tawag naman natin dito. Kung period of few months naman o periodic changes ng atmosphere, season ang tawag natin dito. Weather naman if daily changes of atmospheric condition. In summary, kapag yearly atmospheric condition ay climate, monthly changes ay season, at weather if daily atmospheric condition ng isang lugar. Sinabi kong ang mga changes sa isang lugar dahil hindi naman pare-pareho ang climate, season at weather ng buong mundo. For example, sa Philippines, malaki ang difference rito kung iko-compare mo sa bansang Saudi Arabia, US o Kenya. Country, Philippines. Temperature natin, 26.6 degrees Celsius in average. It can go lower as 25.5 o higher to 28.3 degrees Celsius. Humidity, high relative humidity. Ang ibig sabihin ng humidity ay dami ng water vapor na nasa hangin. Rainfall ay nagbabago per region na mula 965 to 4,064 millimeters kada taon. Mayroon lamang tayong dalawang seasons, namely rainy at dry season sa bansa. Since ang ating bansa ay archipelago o binubuo ng mga grupo ng isla, mayroon tayong tinatawag na climate types. Apat ang ating climate types na papayaw nating tatalakayin mamaya. Alam natin na ang Earth ay sinisikatan ng araw. Sa katotohanan, ang ating mundo ay hindi naman bilog na bilog, kundi oblate spheroid. Ang hugis nito ay parang orange na bulging o nakaumbok sa gilid at medyo patag sa itaas. Ang Earth ay tilted o nakatabingi ng 23.5 degrees mula sa kanyang polo. Kamukha ng karamihan sa mga planet malapit sa atin, umiinog din ang mundo ng counterclockwise o mula east to west. Kaya ang pagsikat ng araw ay laging sa east o silangan at lumulubog ang araw sa west o kanluran. Ang pulang linya na naghihiwalay sa north at south ng mundo ay tinatawag na equator. Eh bakit ba natin dapat talakayin ang pag-ikot ng mundo? Ang hindi pantay na exposure sa araw ay nakakaapekto sa ating weather, season, at maging climate. Hatiin natin ang mundo sa latitude na inyong napag-aralan na sa araling panlipunan noon. Ang mga latitude ay imaginary lines running from west to east na parang slices mula sa north at south poles. Ang simula o zero ay sa equator o gitnang linyang pulang ito. May dalawang direction ito, north at south, mula 0 hanggang 90 pa north at 0
to 90 pababa o south. Hatiin natin ito ng by 30s. Ang 0 to 30, either pataas man yan o pababa man, ay low latitude. Mula sa 30 mark ng north at 30 mark ng south hanggang 60 na magkabilang dulo ay middle latitude. Samantalang, high latitude naman ang nasa 60 to 90 degrees o dulo ng mga poles. Since mas exposed dahil nakabulge ang bandang gilid ng Earth, mas nakakatanggap ng init ang mga lugar na ito kung kaya tropical sa mga lugar na ito. Kapansin-pansin din na sa lugar na ito ang mga disyerto sa mundo. Mula sa 30 to 60 north at south latitude naman ay katamtamang nasisikatan ng araw. Wala itong masyadong effect sa Pilipinas pero ramdam ito ng mga lugar sa middle latitude. Iniikutan ng Earth ang araw at nakukumpleto ito sa loob ng isang taon. Ang perihelion ay ang distansyang pinakamalapit ng Earth sa araw. Samantalang aphelion naman ang pinakamalayong distansya ng dalawa. Sa mga lugar na nasa middle latitude, ang distansyang ito ang gumagawa ng four seasons kung tawagin. Summer, autumn, winter at spring. Maaaring i-click ang link na nasa video kung nais mong lalong malaman na pantukol sa mga galaw ng mundo na nakakaapekto sa lagay ng ating atmosphere. Sa mga nasa high latitude naman, ay kadalasang taglamig lamang ang klima sa buong taon. Ang season sa Pilipinas ay dalawa lamang, tulad ng unang nabanggit, rainy o wet season at dry season. Ang wet season ay mula June to November, habang ang dry season naman ay mula December to May. Subalit dalawang klase ng dry season mayroon ng bansa. Isang cold dry season tuwing December to February at isang hot dry season mula March to May. Bukod sa distance ng Earth sa Sun na ating natalakay na kayang gumawa ng seasonal changes sa ating bansa o sa ibang bansa, ang dalawang uri ng hangin na dumaraan sa Pilipinas ang nagdudulot ng mas malaking epekto sa ating wet at dry season. Tuwing December hanggang May ay dapat nasa hot dry season tayo pero ang December to February ay nagiging cold dahil umiihip mula sa Siberia, isang malamig na lugar sa norte, ang hangin tinatawag na hanging amihan. Tinatawag itong northeast monsoon dahil ito ay nanggagaling sa direksyong ito. Monsoon ang tawag sa mga hanging nakapagbibigay ng malaking epekto sa atmosphere ng isang lugar. Ito ay nagdudulot ng cold, dry season hanggang sa matapos ito kung kaya mararamdaman na natin ang summer o hot dry season kung tawagin mula March to May. Hanging habagat o southwest monsoon naman ang iihip mula sa ibaba. Dahil walang masyadong kalupaan sa bahaging ito ng bansa, ang hanging nabubuo ay nagdadala ng ulan o bagyo sa atin mula May to September. Mas may papaliwanag pa ang monsoons sa susunod na aralin. Ang isang archipelago tulad ng Philippines ay nakakaranas ng iba't ibang klima depende kung saang grupo ka ng isla. Ang mga bundok o anumang anyong lupa ay nakakaapekto rin sa ating season. Matatawag na climate na rin ito dahil nagiging staple atmosphere condition na ito. Apat ang ating climate map, type 1, 2, 3, at 4. Type 1. Have two seasons, dry from November to April, and wet the rest of the year. Maximum rain period is from June to September. Mapapansin na ang mga type 1 ay yaong malalapit sa West Philippine Sea. Type 2 naman, have no dry season with maximum rain period from December to February or March to May. No dry month. Laging maulan sa mga lugar na ito. Ito ay mas malapit sa Pacific Ocean kung saan nanggagaling ang ilang bagyong tumatama sa bansa. Type 3, have no maximum rain period with dry season from December to February or March to May. Nagmimistulang mga wind at rain barrier kasi ang mga mountain ranges na matatagpuan sa mga lugar na ito. Type 4, have rainfall evenly distributed throughout the year naman. Kung susumahin, in the average, ay wet at dry season lang talaga mayroon tayo. Ang climate map ay nagbibigay ng specifics
ng wet at dry season ng bansa. Bilang panapos, narito ang ating mga natalakay. Dalawa lamang ang season sa bansa, rainy or wet season mula June to November at dry season na naahati sa dalawa, isang cold dry season mula December to February at high dry season mula March to May. These seasons are brought about ng mga factors that includes 1. Our location in the latitude, kung low, middle, or high. So sa lagay ng Philippines, tayo ay nasa low. Number 2. Monsoons o wind patterns na bumibisita sa bansa, yung tinatawag natin na Northeast Monsoon at saka yung Southwest Monsoon. At number 3, ang topography o itsura ng ating pisikal na kalupaan at katubigan. Muli, ang ating competency ay describe the different seasons in the Philippines. Ito po si Teacher Bo na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Ingat!